Kung dati po ang tingin ng karamihan sa tattoo ay bawal o tabu, ngayon mainstream na raw ang skin art. Katunayan tampok ito sa unang Subic Bay Festival. Para sa Balitang Middle East, may ulat si Roland Blanco. Kriminal, ex-convict, addict, masamang tao, yan ang impresyon ng marami sa mga taong may tattoo. Pero ngayon, nag-iba na ang pananaw ng mga Pinoy hinggil dito. Ang gusto ko lang malaman ng mga kababayan natin sa abroad, mainstream po ang tattoo sa Pilipinas at buhay na buhay. Through experiences, dito sa pag-organize ko ng mga events, specifically tattoo competitions, I've learned na ang dami-daming magaling na Pinoy. Nakamarka sa katawan ng modelong ito ang sining ng mahuhusay na tattoo artist. Mas marami raw ang pumupuri sa kanyang mga tattoo kesa mga pumupuna. Hindi ako namiinom, hindi ako nagyoyosi. Yan, tattoo lang talaga. Kung kinikilala ang husay at galing ng mga Pinoy sa trabaho sa ibang bansa, angat din ang talento ng Pinoy sa sining, kabilang ang skin art. Kwento ni Jovi Guevara, tattoo artist na nanirahan sa Sweden. Sa Middle East po, sa Europe, sa part of it, marami rin po mga magagaling na tattoo artist. Yun nga lang po, hindi pa rin sila nabibigyan ng masyadong break. Like sa state po, sa state mas maraming break yung mga Pilipino. Kaya't inaanyayahan ang mga bakasyonistang OFW na mahilig magpatato na dumayo sa Subic para sa tattoo competition na tampok sa kauna-unahang Subic Bay Festival. Layon ng organizer na maging Ink Capital of the Philippines ang Subic. Para maibalik ang sigla at saya ng dati at paboritong rest and recreation ng mga US military personnel, planong itayo ang the smallest bar in the world dito sa Subic Bay. Lihim pa sa publiko ang istruktura pero ayon sa Amerikanong si Jim Goodman, sinisimulan na ang construction ng world's smallest bar na layong makahikayat pa ng mas maraming turista sa lugar. Ang mga resort owner ay handa na rin sa pagdagsa ng mga bibisita sa Subic. The amenities here, the infrastructure here is can compete with other areas in Luzon. Sa mga OFW na binabalak palang magpatato, huwag mag-alala dahil kung sa pangkalahatan ay walang tato ang mga Saudi, hindi rin naman ipinagbabawal sa kanilang batas ang pagkakaroon ng kalayaang magpatato ang mga dayuhang manggagawa. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Subic.